Parang bansa ang mahilig kumanta. Singapore. Ang may isang hita. Taiwan. Ang mapili. Philippines. Ang nakagapos. Italy. Ang madaming gutom. Hungary. Ang mahilig sarap. Yemen. Sign to? Greater than. Ito. Less than. Ito. Equal. So, equal. Ganito yun. Gamitin sila. Halimbawa, si Gusion. Sa kaliwa. Sa kaliwa, si Gusion. Sa kanan, si Alucard. Si Gusion, level 1. Si Alucard, level 2. O, mas mataas si Alucard. O, anong gagamitin mo dito sa tatlo? Mataas si Alucard. Malaki si Alucard. O, anong gagamitin mo doon? Less than. Halimbawa, ito ha. Lahat ng kaliwa, si Gusion. Lahat ng kanan, si Alucard. Ha? O, si Gusion, ang level ni Gusion, level 8. Ang level ni Alucard, level 5. O, anong sagot mo dyan? Mas mataas si Gusion kaysa kay Alucard. Greater than. O, sulat mo, greater than. Mataas si Gusion eh. O, ito ulit. Si Gusion to, Gusion ulit to ha, kaliwa ha. Si Gusion, level 6. Si Alucard, level 12 na. Oh, anong sagot mo dyan? Anong sagot mo? Less than. Less than, oh. Sino mataas? Si Alucard. Done. Oh, ngayon, eto naman. Si Gusion, tsaka si Alucard, pantay. Level 15 sila parehas. O, anong tawag mo doon? Anong sagot dyan? Ipuan. O, kasi pantay sila. O, dito. Time is up. Charot lang. Mas 1/3 minus x. Tama ba? 1/3 minus x ito. 1/3 minus x din to. And this becomes 3 over t. So, that is 2 minus x all in all. Tama ba? Tama ba, Ralph? Yes, ma'am. Tama ba yung pagkaintindi ko? O, pagkaintindi mo, Ralph? Wala, tama ba yun? Ha! Bilis mo. Ano number yan? Nuuna mo kasi iyak eh. 3. Ulitin mo yung bilang. Ulitin mo. 1, 2. Paulit-ulit tayo sa 3 ha. Ulitin mo. 3, sabi yan. 3. Bisa mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano number to? 3. Very good. Ano number to? Paano ba yun? Wala akong zero, di ba? Wala naman tayong zero. Ano number to? Ulit, bilang. Umulit yun ang bilang. Ayaw nga magbilang na. Bilang. Bilang yung mga gusto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano number to? Ito yung 6. Anong number to? 1, 2, 3. Anong number to? 3. Anong number to? 1. Anong 1, 2? 1. Anong 1, 2? 6, 7, 8. Anong number to? 8. Anong number to? 1. Anong 1? 6, 7, 8, 9. Anong number? 9. Very good. Anong number to? 4. Anong number to?
Ano number to? 6. Ano number to? 5. Ano number to? 1. Anong 1? 0. Anong 0? Wala akong 0. Ano ba to? Namamali ako ng sagol. Sagol maglalo. Ayusin mo, bilang ulit. Magkang umiyak, bumilang ka ulit. Bisa mo. Bilisan mo, bilang na. 3. Dali na, dali na. Hindi na. Hindi na ako natutuwa. Dang modular at makalilila rin. Anya ako kay Mestra. Pamu, ma'am. Malay ka. Saglibo. Sen ko lari kaya kaya ka mamaligwa. O Diyos ko, ako ba manayari segot? Mamaligwa na niya, ma'am. Problema ko na ako sakit na bunto. Diyos ko, makanya niyong pamagaral niyo at ako magaral na niya na. Ay! Unang markahan, Module 3, ang mga likas na yaman ng Asya. Ang Asya ang pinakamalaki sa 7 kontinente sa daigdig. Katatagpuan ito ng malawak na lupain at napapaligiran ng malaking anyong tubig. Ang piskal na katangian nito ang dahilan kung bakit ang Asya ang may pinakamasaganang kapaligiran. Suriin. Ang Asya ay ang kontinente sa daigdig na bumubuo sa humigit-kumulang 30% ng lupa ng buong mundo. Ito rin ang kontinente ang itinuturing na may pinakamaraming tao sa mundo na may halos 60% ng kabuuang populasyon. Ang Asya ay nahati sa 5 rehiyon. Ang Hilagang Asya, Silangang Asya, Timog Silangang Asya, Timog Asya at Kanlurang Asya. Bawat rehiyon ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng klima dahilan upang magkaroon nito ng iba't ibang likas na yaman. Ang posisyon ng Asya sa mga merkado o pamilihan sa buong mundo ay tumaas ng malaki sa huling kalahating siglo. Ngayon, ang mga bansang Asyano ay nagranggo bilang ilan sa mga nangungunang tagagawa ng maraming mga produktong agrikultural, kagubatan, pangingisda, pagmimina at pangindustriya.
Mula sa yamang lupa, yamang tubig, yamang mineral at yamang kagubatan, gaano nga ba kayaman ang mga rehiyon ng Asya? Halina't ating tuklasin. Ang mga yamang lupa sa Hilagang Asya ay nakakaranas ng nagyayelong klima dahilan upang hindi tumubo ang mga puno at halaman. Sa kabila nito ay may mga yamang likas pa rin na pinagmumula ng kanilang kita at kabuhayan. Binubuo ito ng malawak na damuhan na nagsisilbing pastulan ng mga alagang hayop tulad ng baka at tupa na pangunahing pinagmumulan ng karne, gatas at telang lana. Kabilang din dito ang mga pananim tulad ng trigo, palay, barley, bulak, sugar beets, sibuyas, mansanas at tabako. Kung yamang tubig naman ang pag-uusapan, sa yamang pangisdaan, pangunahing tagapagluwas ang rehiyon ng caviar. Ito ang itlog ng mga malaking isdang sturgeon na likas sa rehiyong ito. Yamang kagubatan sa Hilagang Asya. Sa bahagi lamang ng Siberia, umaasa sa yamang gubat ang rehiyon. Dito matatagpuan ang malawak na kagubatang coniferous kung saan kadalasang tumutubo ang mga puno ng pino o pine trees at fir. Ang Hilagang Asya at ang mga yamang mineral na meron sa rehiyong ito. Ang deposito ng ginto mula sa Kyrgyzstan ang tinatayang pinakamalaki sa buong mundo. Sa kabila nito, itinuturing pa rin na may pinakamalaking produksyon ng ginto ay ang Uzbekistan. Ipinagmamalaki naman ng Tajikistan ang tatlong uri ng yamang mineral na nagmumula sa kanilang bansa. Ang metalikong mineral tulad ng ginto, panggatong tulad ng natural gas na pangunahing industriya sa Turkmenistan at industrial na metal tulad ng phosphate. Ang yamang lupa sa Silangang Asya. Ang Silangang Asya ay kakikitaan ng iba't ibang yamang lupa maliban lamang sa mabuhangin na lupa sa Mongolia. Subalit, dito rin matatagpuan ang Gobi Desert na siyang pinakamalaking disyerto sa Asya. Matatagpuan sa katimugang bahagi ng China, ang 7% ng lupa ng buong mundo na nagsisilbing taniman ng rehiyon kung saan inaani ang palay. Gayon din ang mga pananim na gulay, tubo, bulak, kamote, tsaa, maging ang repolyo na mahalagang gulay para sa mga Chinese. Ang mga alagang hayop ay kadalasang katuwang ng tao sa paghahanap buhay. Dito rin matatagpuan ang mga yamang tubig tulad ng Ilog Wangho at Ilog Yangtze, ang pinakamahabang ilog sa Asya na umaabot sa 6,300 kilometro. Ang mga ilog na ito ay hindi lamang nagsilbing mapapagkunan ng kabuhayan para sa mga mamamayan, ito rin ay naging lundayan ng mga sinaunang sibilisasyon. Thank you.
Sa pagkakataong maapaw ang tubig mula sa ilog Wangho, malaking tulong ito upang maging mataba ang lupang taniman ng mga naninirahan malapit dito. Nag-iwan ito ng kulay dilaw na banlik na kung tawagin ay loess. Ang mga yamang mineral sa Silangang Asya. Nagmumula sa China ang pinakamalaking deposito ng antimony, mineral na ginagamit sa paggawa ng bakal. Tungsten o yung mineral na ginagamit sa paggawa ng bombilya, magnesium at carbon. Yamang kagubatan sa Silangang Asya. Nagpaparami ng mulberry tree sa Japan dahil nagsisilbi itong pagkain ng mga silkworm na kinakailangan upang matustusan ang pangangailangan ng mga industriya sa telang sutla o silk. Ang yamang lupa sa Timog Asya. Ang Timog Asya ay nakakaranas ng klimang humid continental at binubuo ng mga lambak ilog, kapatagan, at talampas dahilan upang pagsasaka ang maging pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao dito. Inaanim mula sa rehiyon ang palay na pinakamahalagang pananim na agrikultural, gayon din ang trigo, tubo, at mga gulay. Ang India rin ang pangunahing producer ng jute, matigas na hiblang ginagawang sako sa buong daigdig. Sa bahagi naman ng Afghanistan, tanyag ang pagtatanim ng opyo, ngunit ipinagbabawal ito ng pamahalaan dahil ang hindi tamang paggamit ito ay makakasama sa kalusugan. Sa bahagi naman ng Afghanistan at Bangladesh, pag-aalaga ng hayop ang pangunahing kabuhayan. Ang yamang tubig sa Timog Asya. Matatagpuan sa Indian Ocean ang iba't ibang yamang tubig ng rehiyon. Ang makapal na puno ng bakawa na nagsisilbing tahanan ng mga isda ay matatagpuan naman sa bahagi ng baybayin ng Pakistan. Mga yamang mineral sa Timog Asya. Limestone, natural gas, langis, tanso, asin at gypsum ang mga mineral na matatagpuan sa rehiyon. Sa India naman makikita ang maraming reserba ng bakal at karbon. Ang yamang kagubatan ng Timog Asya. Ang yamang gubat ng rehiyon ay matatagpuan sa gulod ng Himalayan mountain range sa Nepal. Mga puno ng mahogani at iba't ibang uri ng palm tree sa timog kanlurang bahagi ng Sri Lanka, gayon din ang kagubatan ng evergreen sa dakong gitna at mga puno ng ebony at satin wood sa bahaging silangan at ilaga ng nasabing bansa. Yamang lupa sa Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay may tropical na klima dahilan upang maging saganang rehiyon sa mga likas na yaman. Ito ay katatagpuan ng malawak na lambak tulad sa Myanmar na matatagpuan sa Ilog Irrawaddy at Ilog Sitang dahilan upang maging mataba ang lupa sa nasabing lugar. Gayon din sa Cambodia sa paligid ng Mekong River at Tonle Sap.
ang Pilipinas ang siyang nangunguna sa pagluluwas ng langis ng niyog at kopra. Samantalang ang Thailand naman ang pinakamalaking producer ng rubber sa buong daigdig. Ang Zamboanga Sibugay ay isa sa mga pangunahing supplier ng rubber raw material sa Pilipinas. Kaya ang rubber tree plantation, libo-libo hektarya. Kahit saan man ibaling ang paningin, puro-puro ng goma ang makikita. Gaano kalawak po ito? 998 hectares to. 998 hectares. At lahat po yan? Planted na yan. Teka, ano po bang tawag sa puno na to? Rubber tree? Rubber tree. Ganun lang po yun. Okay. At paano po ba nag-work yun? Kasi syempre, iniisip lang po lang po natin. Gulong, different types of rubber. Paano nyo po kinukuha at ine-extract yung rubber mismo sa rubber tree? Tinatap namin. Mm-hmm. Pagkatapos, tutulo yung latex. Mm-hmm. Latex. Latex, okay. yung presko pa, yung mm-hmm. hindi pa nag-coagulate. From here to here lang po, no? Oo. Bakit dito po sa isang side? Ba't wala? Pag maubos ito. Ah, sa kabila naman. Sa kabila naman, mag-rest ng dalawang araw pagkatapos balikan. Mm-hmm. Mag-tap ka dito, pag sunod na araw, kinabukasan doon na sa ibang area. Ibang area na. Araw-araw, meron kaming nagtatap. Pwede ba tayong pumunta sa isang puno na pwede nating makita yung pag-drip ng latex? Oo. Sige po. Pag-tap, ganito nga ganun, pagkatapos silait. Pero kailangan hindi masugatan, hindi aabot sa kahoy. Masugatan, maabot yung kahoy, ganito ang kinalabasan, bubukol. Masubukan nga, parang ang dali lang naman kanina ginagawa ni Kuya eh. So, tama po? Oo. Huwag mong itagilid, ganun-ganun mo. Huwag mong itagilid, masugatan yan, ganun. Ah, ganyan. Ganyan po? Oo. Sobrang nipis yung kailangan medyo kapalan mo. Kapalan mo ng konti. So, saan po ako manggagaling ulit? Doon. Okay lang. Kala ko kasi. Kaya pwede ko bang hawakan to? Ganyan, sir? Hindi. Dito ka lang. Dito lang. Ah, okay. Yan. Okay na po yung kapal na yan? Oo. Kung tignan mo, parang madali lang, no? Oo nga po eh. Pero pag ginagawa mo, mahirap. Sting. Kape na lang kulang, pati asukal. Parang gatas yan. Yung latex na yan, ang daming iba't ibang klaseng pwedeng produktong gawin. Oo. Katulad ng ano po? Ano po yung mga top 5? Yung gulong, chinelas, yung gloves. Gloves, tapos sapatos, chinelas. Marami yung mga interior. Hmm. Wala pa yung amoy. Wala pa ang amoy, opo. Ang mas mabaho ay ito. Pag hinawakan mo to, mabaho ito. Ang lakon ng tinapa. Paasim. Paasim yung amoy. Oh. No. Nagkukuha ng mga tinatawag nating dagta o yung rubber latex po. Yung mga tappers po, dinadala po nila dito sa planta eh. Mga ilang orasan yan, pinakagulate po namin yon, pinapatigas, bago namin i-process po eh. Pagkatapos, doon palang dadalhin sa mga factory gaya nito at ipoproseso para mas tumigas at tumibay. Patutuyuin. Coagulation po ang tawag namin doon. At kapag matigas na ang rubber, maaari na itong hatiin at dalhin sa mga cutter. Tada! Semi-processed rubber na! Inaalagaan din sa rayon ang mga hayop tulad ng kalabaw, kambing, baboy at manok na pinagmumulan ng mga karne. Sa agrikultura nakadepende ang kabuhayan ng mga mamamayan.
Panoorin natin ang maikling panayam na aking sinagawa tungkol sa paksang ito noong 25 noong Oktubre taong 2020. Dito kami ngayon sa Barangay Cafe, isa sa mga bukid ng Cafe Concepcion Tarlac. Kasama ko si Jordan. Hello. Classmate ko dati, kaibigan ko, no? Jordan Baloyot. Actually, ining dala ng takan yan, party na ining asikan na ng itang itong ko. Uling original, siyempre, karelang matuwar yung asikan. Ini, dati ya talaga mong fish pan. Dati yung plasdan yun. Wow, balukot ka yung plasdan eh. Wow, adwala rin. Bali, alula pati ini. O na ini kasi yan yung pepakulkulmila rin yung plasdan yung palalam nila. Pinambak mi kini niya. Ini yung magkaya talaga itang metong plasdan. Ini may survive. Aline. Naning struggle yung ka rin? Metong ka rin kaya naning plasdan talaga. Metong ka rin pagdala na ng kasakit ang putang mag-plasdan. Huling. Minsan. Utang ang dalo. Siyempre, kailangan mong muling. Wow. Itong karampiya ka masagit. Tsaka lalo no, pag yung flash dan mo, limbawa, yung aliyo makabako, open nyo. Minsan nita mo asad. Di ba? Di ang dadalan. At yung mana ko. Mana ko nga saan? Oo. Ah. Pinto lang ka rin ang kaya mo rin dito. Hindi palang issue mga niya. Tsaka maubra lang mo rin. Hindi yung masan. Tsaka ngayon makalita ka sa tingin yung kaya. Market kaya nga saan. Doong palatila rin kaya kapuspan. Mas masanting, mas paragula, mas dakal. Kasama sa agriculture yan, mga bata. Ini, kaya yung ini, itang may ing metong mga plus dan. Kinonvert siya at ang bukid. Gawa mi na yung mga asikan bibilyanan. Pali, ampong mais. Apin mo rin bibili mi rito. Masika na yung maning kayo, kita, manta. Ali para pareho. Ali para pareho. Yan, ing utang ngayon, medyo kayang. Uling, ing kaya ang paling ini masakit kasi mas papaburan doon yung imported abias kesa ka rin locally produced. Wow, totoo yan. At hindi ko pin video para kyan. Pakikuha rin ka rin students. Kanya masakit. Ngayon yung last kami, mili kami. Yung last paling in-harvest me. Masakit masabi yan, pero may nukit kami. Alimuwi kami. Halos lang kasi pinungasikan. Makanta mo rin yung deraan doon. Uling camping panahon, ali masanting yung panahon tamong yun, lalo na. Bag November na, almost, di ba? Ayan mga bata, October. May kinalaman yung klima o panahon sa kalagayan ng o kondisyon ng ating mga lupain. Tsadi sa pamumuhay ng mga tao sa bukid. Oh, number one talagang dealing kalaban, kempale, ting weather. Kasi, weather. Well, ating time na siguro 3 to 4 years ago, aduang beses kaming kesiran. Limbog nga. Pali, nung akagit mo nga yan yung asikan. Kaya tingnan danong kinig yung laki ah. Malawak. Potang mitas siya talaga yung danong. Itong limbog yung pali, ala na nga pa. Patira. Kini yan. Mga gano'ng kalaki yung nalulugi sa inyo? Kapag lumulubog? Kempale, kaya ka lang mag kahit ka kaya mag luwal kang puhunan. Siguro kaya yung bibilyanan mo yan kasi almost 4 hectares yung bibilyanan mo yan. So kaya tang sukad na ito, nung ako magkamali, more or less siguro 100 to 120. 100 to 120,000? Wow. Mataas. Pero kaya ang kilog na rin pabanwa. Kasi kaya ang kilog na rin pabanwa, aduang beses bibili. Pali ang pong mais. Ing pali, bibili ya potang magsimula na yung kauran. Kasi, masakit siya kasi ing pali, pag binili mo yung kaleldo, mag-gastos ka kayang diesel kasi magpatubig ka eh. Wow. Kailangan mo mag-irrigate kayang pali mo eh. Anya, mas masanting nung makisabi ka kayang uran para mas makatipid ka kayang diesel. Libre patubig ni eh. Libre patubig, lalo kasi yung uran. Mausay, madiskarte. May problema tamo kasi ngayon eh. May problema tamo ngayon eh. Ing uran, delay yun. So dintang na yung uran, tasaktong mamunga na yung guy, yung pali, datangan na kaming uran, datangan na kaming hangin, mga tuwag yung kaya kang pali, kay, eh masanting to, kasi wow. Alangan ako ah. Makatingin yung pali kaya yung guy, kaya yung gabon na niya, alangan ako ah. Kanya ay metong maging kosto na malubi to. Okay, ayos yun.
Oh, ati ko pangalimang question, pare. Nani ka. Oh, kinkaya ang sariling opinion. Nano yung kahalagaan ng agrikultura kinkaya katamang biya kaya ng Pilipinas? Ah, yun. Ito yung maragula bagay ng agrikultura kaya ng katamang. Uling, kaya ng katamang. Lalo na kaya ng katamang kaya ng tarlak. Yung tarlak kasi, masanting yung bilya ng pare. Uling, masanting yung klima. Kumbaga, kaya katamang kasi, pataginda din. Eh nakalupa ka rin ang limang lugar, natin lang bundok-bundok. Tama. Masakit lang tayo, masakit lang tamnanan pali. Mm-mm. Kanya may itong yung maragula bagay yung nagkultura kayo ni Kaya. Uy, salamat doon. Oh, ano naman yung mga suliranin pang naranasan nyo dito sa Palayan, sa Asikan, Marangli? Number one talagang dili, patiye pali, sabihan. Yung klima. Klima talaga ni. Oh, pati din ta din ta kanin bagyo. Ala na ka managawa. Panayan memo yan. So, istun tintang ni, mita sing danum. Emo naman napigilan. So, atin ta talaga yung guy. Metong po. Metong pang guy gen. Ping presyo. Presyo. Yan, sige, maganda pag-usapan yung presyo ng bigas. Kaya siguro uling din kaya katamong guy estudyante lang, uling mahilig lagi ang social media. Siguro naman nakakita gyud social media na magreklamo na rin kaya katamang manasik kung yung masyadong mababa yung presyo na yung pali. Anya, iya ako palagi ako para ka na ako. Ito, pintang sinabi ko nandun. Yung gobyerno tamo, mas papaburano rin ang imported rice. Right. Dapat po, ipopromote natin yung ano, no, local products. Oo. Support local, sabi nga nila. Kaya makanyan lang mag-ipit din kaya katamang manasik. Anya din kaya katamang ano mo manasik, mantul lang aliwang alternatiba panakitan do. Panakitan da. Maliban kayang pamanasi. Kuy bro Jordan, nano pang aliwang prada ka pa-produce yu? Maliban kayang pale? Itapin, sinabi ko kailan din, aduang beses bibili kayang pabano. Pache kay, pache kauran, pale. Pache naman kaleldo, pache kasi kaleldo. Yung mais. Mais? Kaya itong karyang kain eh. Mais. Makapag-survive yung mapali mo mapali. Hanggang yung mahal. At tingnan mong time na para naman. Pero ayan naman hanggang yung hanggang mamaran ko. So, yung mais kasi yan. Yung metong kaimi pambawi mi. Halimbawa, tapi sinabi ko nandin, may lugi kami yung pali. Karas na yung mais. Kasi yung mais, alayang kalamitan. Kasi yung mais, may tatanam yun. Matibay yung pala yung mais ni? Summer. What? Kasi pag summer, ala namang kalamitan pag summer. Yung kaya mo mo talaga, sipagan mo mo itang pamag irrigate mo, masanting yung palto. And in mais kasi, mata siya presyo. Kumpara mata siya presyo? Kumpara may kempali. Kasi dakalya pupuling mais eh. Hindi ang mais kasi, yung atin din gagamitan da rin factoring feeds, na in feeds naman gagamitan da para papakang ka rin babi, ka rin seseta mong manok, pagpong ka rin poultry, yan ating ganyan. Kaya dahil gamit. Wow. Ito nga rin ka rin maragula sa upya. Wow. Produkto ni Mais. At may itong po. Pero ikaw mi, elimi, kaya kami tatanong abo. Pero rin kasi tinitini. Atin lang abo. Yan, yung abo ngayon. Nung balo mo naman, kini kaya katamong yung tarlak. Atin tamong nga sukrero. Itang King Luisita. Nung balo na rin kayo na kanito. King Luisita? Asyenda Luisita ni. Wow, yung Asyenda Luisita. Kento ko talaga nga po, gagawan ng bayo mo. Kung yan, pagkamali, pati aslang or alcohol, pwede mo rin gawa. Anyang kaya kasi yung pandemic, may ka-shortage tamog yung alcohol. May itong karang ekobano na ginamit ba, pero may kapag-produce lang alcohol. Diyan, ito na po. Tubo. Mer pwede pala siyang antibacterial, no? Antivirus. Chemical para maging talagang alcohol. So, so nakikita natin na maraming kapakinabangan na dulo sa atin yung mga tanim gaya ng mais, palay at mga tubo, no? Saka rin yung chemical kaya kami, nakalamo rin yung mania siya. Baka nung akaiso rin yung video. Wow. Yung video kasi ay kaya din ba ala ng gastos. Wow. Pagal mo, so nga parakan mo lo, hapsali mo lo. Wow, wow, wow. Then, kambing, harin eh. Nung lawin mo lang, alala mong pagal yan. Papapagkuha na ng karne. Ay, alala mong gasos din. Wow. Mm-hmm.
pwede lang pagkain, pwede lang. Gatas, pagkain. Para sa mga mahilig sa mga kambing, no? Kambingan. Ayan, wala ka palang kalugi sa mga ito. Lalo na kung may alaga kang mga baka. Oo, Limi, ini. Oo. Kaya biya kong kaya, kaya biya kong mag-obro siyang water station. Nung iyo kong magkamali, walo na rin baka na. Yapit ang grade 10 niya. Iyang maa niya siya. Grade 10 kasyepea, no? O, estudyante natin yon. Ayun siya, o. Maa niya siya, walo lang baka. Oo. Yapit ang kakayang ko, yung kaya na kan, ma-involve lang sana. Kasi simple muna mong kaya. Hindi ba sana yung partner? Maganda yung investment ng... Ay, maganda. Nang ano, no? Oo. Pagsasaka. Pati yung masating... Farming. Halimbawa, masating baka mo. Pwede mo yung pagpalit adwa. Diba? Mm-mm. Ngayon, hindi ang adwa mo ba? Kasi mga pasanting mo, no? Pwede mo naman pagpalit adwa. Diba? Dara ka siya. Mag-multiply yan, eh. Kaya masanting lang mo rin ba yung baka? Basta ating kamong manyete. Tagapastol. Yep, nasa pero, topic din namin yan last video lesson. Oo, pero wala lang yan. Yung biyayang hatid ng mga lupain sa buong mundo. Mga kahimi, ayan, yung aray ito. Kakitang-kita yung ganyan. Yung Mount Arayat. Nasa topic din natin yan, mga bata. Ha? Anyong lupa yan? Okay, oh bro, last question ko. Nanong abye mong payo o kaalaman ka rin mag-aral kay henerasyong ngayon ni tungkol kay agrikultura? Muna yung abye kong payo ka rin kaya na kanin. Huling kasi din kaya nakatamo, masyado na lang may hilig niya social media. Eh na lang masyadong active kaya yung kilwan. Yung may itong masanting na kahit ipayo talaga ka rin, maging involved na. Muring involved? Agrikultura. Huling, may itong niyang maragula sahup para ka rin manasik na maging involved na rin kayo naman. Huling, nung asik mo itang maging interested na rin kayo naman na maging masipag lang mag-aral para asopan dala rin itang manasik. Kung halimbawa mo, kasi kayang pamanasik, dakala kayo, dakala pwedeng malyari eh. Halimbawa, makanano may ang asopan ng manasik in terms na makatipid yun. Kayang presyo. Naning gasto sana, naning kuhuna na. Nung alimbawa mo, makaka-invento na mo sana, may garal na, na panulo na ibilid na kayang pali para iamat ako doon. Sana nga din lang offer ang makalita, mas masanding. Para bang pagpapatibay natin yung kurso na agrikultura sa TESDA, no? Masanding sana na ang anak nung manyari luban din yung agrikultura kasi kaya nga kasi hindi ba lang pawala niya yung agrikultura. Ay, totoo yan. Kasi hindi yung kaya katamong ekonomista, hindi yung wada, hindi yung kaya katamong farmland, hindi yung kaya katamong agriculture land, convert dala into residential commercial sites, industrial sites. Wow, totoo yan. Kanya sana nung maging involved do, asopan do rin kaya katamong manasik para apakit na ka rin tawag yung gobyerno na agyunan ng Pilipinas na mag-isabay ang karengan mong bansa in terms of agriculture. Sa bagay, kahit noon pa man, asset na natin yung ating mga lupain tsaka yung bukid, di ba? Yung asikan talaga, masanting yung source of income mo rin eh. Nung biyasa ka mong talan lupa, eh. Tsaka nung lalawin mo yung asikan, kinya mong gulong yung bali. Dakalya po. Dakalya mo. Kanya, kini mo kayang kape, anak. Kaliwa mo yan yung asikan. Dakal po. Tsaka siguro, kainit yung kaya kami, kainit yung barangay na kainit yung kape. Siguro mga, sabi ko, mga 70% na nang darang tao kainit yung kape. Manasik. So ito yung pangunahing hanap buhay ng mga tao sa lugar na ito. Ayos. O mga bata, marami ba kayo natutunan? sana, marami kayo. Ito mong mag-aral kong masanese eh. Maragul ng kontribusyon para ka rin tao kang manasita. Apo yung pamanyayang pamangan, number one dealing ay daburi rin ang manasit. Gusto kong matingkatagan nasi yung pinder mo. Yan! Huwag magtitira ng mga kanin sa inyong pinggan, mga bata. Isa yun. Pag pagalanda rin ang manasit yan, kahit sayangan mo yung mga kanita. Mm-hmm. Masakit para ka rin ang manasit.
Huwag parating nag-extra rice kung di naman uubusin. Yan. Tama, tama. Sige. Dakal na kayo man pala manggagawa na George. Iga may imago brami. May tungya mo talaga yung point of person. Yung, kasi maging laban yung kami na kami man talaga mag itang dudurong kaya nga si ka. Ating kaming tao na yung aning magobro from day one hanggang itang harvest. Ating magobro alayang sweldo. Pero, ito yung gintang na itang pamag-harvest, 15% kitang gross sa pena kita niyo, kaya yun. So, atin yung percentage. Ngayon, nung halimbawa mo, ene yung nasigan pag-obra niyo, hindi, pwede yung mag-obra na. Pero, yung mag-shoulder kitang iba niyo. Pero, basta may harvest, 15%, ganing gross na pena kita niyo, kaya yun, kanya mo. Kakabihan naman eh. Okay naman. Buri-buri din naman eh. Okay naman. Basta hindi malulugi. Pero siyempre, pag malulugi, balot. Ano, pareho tayo magkasagit. Oo. mas masanting. Pagka makapag-harvest tayo, masalis eh. Apin tayo. Tayo. Karang mago bro. Yung laban ni karang mago bro. Apin yung kasunduan dito. Na 15%. Halos naman. Halos naman ka rin ang magasikan. At yun ang mga gobra ng 4%. 4%. O sana mas lalo pang mag-bloom yung agriculture sa atin. Kasi dati tayo yung number one eh. Dinadayo pa tayo ng mga turista para lang mag-aral ng agriculture. O sana. Kasi kinikin kaya katamo. Kasi masanting kasi yung gabon kaya katamo eh. Patagya mo eh, masyadong mo mga papagalo ko. Kaya kalung pa ka rin ang aliwang lugar ay tangkong bukod. Eh, masyadong mapagalang di-develop dito ang gabon para gamit ang agriculture. Wow, di-develop pa yung mga lupa eh. Hindi ako sa bahay. Ayos. May paranaan mo rin mo. Hindi, pamangkin mo, pisa mo. Kapatan din itang din. Abay itang grade 6. Oo. Mga kamag-aral itong. Kape elementary. Sipag niya. Tumutulong sa pag-aalaga ng mga alagang manok. Ayan doon, ang dami lang manok. So, ayun yung mais, yung sinasabi natin kanina. Karelala. Karen din ka lang. Aki ka lang din. Karalda. Nanan mo rin manok mo. Pakisabong mula. Sabong tsaka fried chicken eh. Game farm. Yan ang tiyanag yun. Game farm. Primera game farm. Primera game farm. Wow! Wala mo itang negosyo na Manny Pacquiao. Wala, dati aring magmamanok. Pacquiao, tinok ng neba? Tinok ng neba. Ito, silipin natin. Hindi kami pa palang kubuhan niya. Iba rin yung lubaning kahe, pagtanang puno, puno mangga, maan yan. Balo ko, may business din rin ito eh. Itang bayaw ko, tingnan tani ng mangga. Dati, pero ngayon kasi, masakit yan mo rin kasi mangga, di takarangin. Ha? Kaya mo rin yung kahe. Yan, okay. Depende yan ng ating talagang kahe. May sanay na kami kaya pali ang pungo. Oh, apa yung specialization yun eh. Dami ho. Jeff Bryan naman ata, lechon yung karela. Lechon. Wow.
Big birthday pa rin siya. Oh, ayun siya. Yung ating grade 10. Bro, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ha? Rick? Rick Loren Torres. Oh. Mga madam, sir, baka kilala niya siya. Grade 10 natin sa BS ANS. Anong pangalan ng advisor mo? Anong pangalan ng advisor mo? Hindi mo pa ata namit. Online-online kasi, no? Okay lang yan. Basta paparamdam ka para pumasa ka, ha? Hindi nyo siguro napapansin. Na araw-araw, nakakakita tayo at gumagamit tayo ng mga yaman ng agrikultura. Minsan, bumibili kayo ng local. Minsan, imported. Pero naisip nyo ba kung anong impact ng agrikultura sa atin? Sa mga kababayan natin, sa ating bansa. May ilang bansa sa mundo na malakas ang agricultural industries. Ilan dito ang Japan, Taiwan, South Korea, Malaysia, at ang Thailand sa Asia, at ang United States of America. Ang mga bansang ito ay mga leading importer ng iba't ibang pagkain natin, tulad ng gulay, manok, bigas, at iba pa. Tingnan mo yung mga binibili ni Mami sa grocery. Di ba? Ang dami diyang produkto galing ibang bansa. Dahil malakas ang agricultural industry ng mga bansang ito, aba, mayayaman sila. Biruin nyo, sila ang nagpapakain sa napakaraming tao sa mundo. Medyo nakakaingit din, ano? Pero kung iisipin nyo, kaya din ang Pinoy yan. Bumalik tayo sa nakaraan. Noong 1970s, kilala tayo sa larangan ng edukasyon sa agrikultura. Maraming estudyanteng galing pa sa iba't ibang bansa ang pumunta dito para mag-aral. Tapos, dinala nila ang natutunan nila dito sa mga bansa nila. At alam nyo ba, umunlad sila. Bakit tayo hindi umunlad tulad nila? Baka dahil hindi natin masyadong nabibigyan ng halaga ang agriculture sa bansa natin. Ayon sa CHED, mula noong 2001 hanggang 2012, nagkaroon ng pagbaba sa mga kursong agriculture, forestry, at fisheries sa iba't ibang mga kolehiyo at universidad sa buong Pilipinas. Dati, nasa higit 94,000 ang mga enrollees sa mga kursong ito. Pero noong 2012, bumaba ito nang wala pa sa 50,000. Minsan, yung ibang nag-enroll, nagsishift pa. Samantalang dati, tayo pa ang dinadaya ng mga taga-ibang bansa para lang mag-aral ng agriculture. Ano kaya nangyari? At ano ang epekto nito ngayon sa atin? Nakakapanghinayang na kahit napakarami nating resources sa ating sariling bansa, ay umaasa pa rin tayo sa mga imported na pagkain. So, sino ang kikita? Sila! Sino ang uunlad? Sila! Ang tanong, posible rin kayang maging mas maunlad pa tayo sa pamamagitan ng agriculture? Ano sa tingin nyo? Oo! Kailangan, simulan natin to sa edukasyon at ibahin natin ang pananaw sa agrikultura. Kung akala nyo ang kursong agrikultura ay hindi magpapaunlad sa inyo, dyan kayo nagkakamali. Pag mas marami na sa atin ang may kaalaman sa agrikultura, mas magkakaroon na tayo ng kakayahang palaguin ang agricultural industry ng bansa. Mas makakapag-produce na tayo ng pagkain natin.
para hindi na natin kailangan umasa sa pagkain imported. Tayo ang kikita. Tayo ang yayaman. Ang cool, di ba? Yaman sa agriculture. Agriculture yan. Ang yamang tubig ng Timog Silang Asya. Malawak ang katubigang bahagi ng rehiyon kung saan matatagpuan ang iba't ibang uri ng isda, shellfish at halamang dagat. Isa pa sa ipinagmamalaki ng rehiyon ay ang mga perlas sa katubigan ng Pilipinas. Ang mga ilog ay pinagtatayuan ng mga dam na maaring pagkuhanan ng kuryente na tinatawag na hydroelectricity. Isang sakripisyo ang inialay ng mga katutubong mangyayaan sa Nauhan Oriental Mindoro bilang panawagan sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno na tulungan sila sa pakikipaglaban sa anilay pagyurak sa kanilang tahimik na pamumuhay. Tinatayo kasi ngayon ang mini hydropower plant sa itaas ng bundok na kanilang tinitirhan. Ang problema, kinain na ng banlig o mga nadurog na bato ang ilog na kanilang pinangingisdaan maging ang paligid nito. Maganda pa ito. Ay nako, marami pang kabuhayan dito. Uway, mga puno, mabubuhay pa lahat ng tao. Makukuha ng palay, kalubasa, kamote, San Fernando. Ay ngayon, inabot wala. Malalaki pong bato na malalim. Kakaunti siya. Diretso lang. Ito napakaluwang na ngayon. No? Bumaba na nga hanggang ito. Ito ang Katwiran River dati. Malalim, malinaw at puno ng isda. Pero ngayon, ganito na. Natabunan na ng mga banlig. Nakiisa rin ang kilalang artist at environmentalist na si Joey Ayala sa mga mangyayana para ibunyag ang umano'y pagkasira sa kapaligiran dulot ng pagpapatayo ng power plant. Nakikita mo naman sa taas na patay na yung ilog. Yung ilog, yan dyan, mukhang dyan naman lahat nakukuha ang buhay ng mga tao dito. Lahat ng hayop, lahat ng halaman, dyan kumukuha ng buhay. Anong ipapalit? Kuryente? Yan? Pang-charge ng cellphone? Maging ang mga residente nagpo-protesta rin. Dalawa lang ho ang choice namin, sir. Mapabayaan namin yung proyektong yan. Huwag kaming magsalita, patay kami. Di, mamatay na hong lumalaban. Ayon sa kanila, ang pagtatayo ng power plant ang dahilan ng malawakang pagbaha sa lugar at pagkasira ng mga puno at ari-arian. Mga hayop, mga halaman, ang aking mga kamutian diyan, wala na, sabon ng banlik, wala na akong kabubuhay. Ang tunnel na tinutukoy nila ay mahigit na 3 kilometro ang haba. Dito dadaloy ang tubig mula sa weir o maliit na dam
na ginagawa pa ngayon. Pero para sa mga opisyal ng Santa Clara Hydropower Plant, lakas ng ulan, dulot ng bagyo ang dahilan ng pagragasa ng banlig na galing din sa taas ng bundok at hindi umano sa kanila. Karamihan po nung debris o nung inanod ng ilog dahil po sa malakas na pagbaha ay galing po sa kabundukan at hindi po ito galing sa project site. Sa ngayon ay ginagawa pa lang itong Santa Clara Mini Hydropower Plant dito sa Nauhan Oriental Mindoro. Pero pag natapos na itong weir o mini dam na tinatawag, ang tubig ay nasa ang tataas hanggang sa base ng bundok na yon. Dahilan para mangamba ang ilang residente sa taas na malaking volume ng tubig ang dadausto sa kanila sakaling magkaroon ng aksidente dito sa taas. Pero tiniyak ng Santa Clara na hindi naman ito mangyayari. Parang napakalit lang po nung atrasan niya. Hindi po sa ganung kalaki na sinasabi natin, not like yung Pantabangan Dam, yung mga Magat Dam, talagang water ano ho yun eh, water reservoir siya. Ito po ano, run of river siya. Baka ho ay kung sakuan na bumaliktad ng kaisipan at talagang hindi maganda ho mangyayari dahil wala na ho kami malilipatan. Kung hindi, dito na lang talaga magpapakamatay. Ang problema, malapit ang dam sa aktibong earthquake fault. Henry Omaga Diaz, ABS-CBN News. Ang yamang kagubatan ng Timog Silangang Asya, nagsisilbing tahanan ng iba't ibang uri ng unggoy, ibon at reptilya ang malawak na kagubatan ng Myanmar at Brunei. Sa Myanmar din makikita ang pinakamaraming punong tik, habang ang punong palm at matidigas na kahoy tulad ng apitong, yakal, lawan, nara, kamagong, ipil, mayapis at mga halamang dapo ay matatagpuan sa Pilipinas na ginagamit sa paggawa ng mga bahay at furniture. Ang mga yamang mineral sa Timog Silangang Asya, mahigit 80% ng langis at 35% ng liquefied gas ng rayon ay nagmumula sa Indonesia. Ang Malaysia ay isa pa sa mga bansa na napapagkuhanan ng liquefied gas. Taso naman ang nagmumula sa Pilipinas. Ang yamang lupa sa Kanlurang Asya. Ang Kanlurang Asya ay nakakaranas ng sobrang init at walang masyadong pag-ulan dahilan upang matuyo ang mga ilog at lawa dito. Sa kabila nito, nagtatanim ang mga naniniraan dito, particular na sa Iran, ng trigo, barley, palay, bulak, mais, tabako at mga prutas sa mga oasis. Pangunahing produkto naman sa Iraq ang dates at dalanda naman ang sa Israel. Sa mga bulubundukin at desertong bahagi ng rehiyon tulad ng Saudi Arabia, Turkey, Syria, Iran at Iraq, ang pag-aalaga ng hayop ang isa pa sa kanilang ikinabubuhay. Ang mga yamang mineral sa Kanlurang Asya. Sagana sa yamang mineral ang rehiyon tulad ng langis at petrolyo. Binubuhay ito ng mga bansang Arabo na kinabibilangan ng Saudi Arabia na nangunguna sa produksyon ng petrolyo sa buong mundo. Malaki rin ang produksyon ng langis sa United Arab Emirates, Kuwait, Iran, Iraq at Oman. Mayaman din ang rehiyon sa bauxite na isa sa pinakagamiting metal na ginagamit sa produksyon ng eroplano, riles at sasakyang demotor. Meron din ditong tanso, potash, zinc, magnesium, phosphate at marami pang ibang mineral. Ang pisikal na kapaligiran at klima na nararanasan ng bawat rehiyon ang pangunahing dahilan kung bakit magkakaiba ang mga klase o uri ng mga likas na yaman na maaaring matagpuan dito. Nakabatay dito ang uri ng kabuhayan ng mga mamamayang naninirahan sa rehiyon. Para sa karagdagang kaalaman, ang Gitnang Luzon ay kilala bilang Rice Granary of the Philippines dahil ito ang pangunahing pinagkukunan ng bigas sa buong bansa. Ang Gitnang Luzon
ay matatagpuan sa pagitan ng Rayon 1 at 2 sa Ilaga at NCR sa Timog. Ang mga lalawigang kabilang rito ay ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Ang Nueva Ecija ang nanguna sa produksyon ng palay sa buong Pilipinas. Ang pamumuhay sa gitnang Luzon ay naging mahirap nang sumabog ang Mount Pinatubo noong Hunyo 1991. Ito ang pangalawang pinakamalaking pagsabog ng bulkan sa buong daigdig noong ika-20 na siglo. Mahigit 1,500 na katao ang namatay at 500,000 katao ang nawalan ng tirahan. Nasira ang mga tirahan, palayan, kasada at tulay. Nasalanta ang lalawigan ng Zambales, Pampanga at Tarlac. Bago matapos ang video na ito, nais kong ibahagi ang aking mga natutunan at karanasan noong ako ay dumalaw sa isa sa mga barangay ng Concepcion Tarlac. Sa aking pagbisita sa aking kaibigan na si Jordan sa Barangay Cafe para sa maikling pakipanayan ko sa kanya tungkol sa kanilang taniman ng palay, mais at iba pang uri ng tanim sa kanilang lupain na pinagkukunan nila ng kabuhayan, aking napagmuni-munihan ng yemang lupa na ipinamana sa kanila ng kanyang lolo ay habang buhay nang mapapakinabangan ng mga susunod pang henerasyon ng kanilang pamilya. Nang dahil sa mga ito, ang kanilang buhay ay naging masagana gayon din ang buhay ng kanilang mga manggagawa sa kanilang bukid. Bukod pa doon ay nalaman ko rin na hindi lamang sa agrikultura naglaan ng oras at lakas ang pamilya ng aking kaibigan. Sinubukan na rin nilang magtayo ng sarilang water refilling station business, benta ng beauty products na siya namang pinagkakabala ng kanyang asawang si Jemima na klasiko rin nung ako ay nasa elementarya pa lamang, at ang patok na negosyo sa panahon ngayon na may pandemya ang online selling ng mga kasuotang pambabae at lalaki sa social media. Sa panahon ngayon, kailangan mong makipagsapalaran para ikaw ay mabuhay. Kailangan ng maraming diskarte para patuloy ang asenso sa buhay. Gayunpaman, huwag mo pa rin sa walang bahala ang iyong kalusugan. Kailangan mo pa rin mag-ingat sa banta ng COVID-19. Sabi nga nila, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ito ay nagpapaiwatig na sa kabila ng iyong natatamong tagumpay at yaman, ang mga ito ay maaaring mawala kung ikaw ay magpapabaya. Huwag mong pabayaan ang iyong kalusugan dahil health is wealth. Stay safe, stay healthy, madlang people. Sana ay may natutunan kayo sa videong ito tungkol sa mga yaman na meron ang mga rehiyon ng Asya. Kung meron kayong mga katanungan o rekomendasyon, maaaring mag-comment lamang sa ilalim ng video na ito. Muli, ako si John Paul Maguas na nagsasabing, huwag mo lang isaisip ang iyong mga natutunan. Kailangan mo rin na isapuso ang mga ito. Pusuan mo. Araling panlipunan is everywhere in the planet. Wihil Aswan, sulong edukalidad. Hashtag It's More Fun in the Philippines and in Asia. Thank you for watching.